sa mga susunod na oras, posible itong lumakas pa. At pagdating ng Lunes hanggang sa Martes, ito ay posible na maging isang super typhoon. Maaari itong mag-landfall doon sa may northeastern part ng Luzon, particularly sa may area ng Cagayan. Maaaring mag-raise dyan ng mga hanggang signal number 3 o kung didikit pa, maaaring mabag sa signal number 4. Mas maraming lugar ngayon nakataas ang wind signal. Pero kaninang alas sa 10 ng hapon, pinamataan ang pag-aas sa layong 525 km sa silangan ng Baler Aurora. Naglalito ngayon lakas ng hangin na 150 km per hour at pagbugso na abot sa 185 km per hour. Patuloy nga nating minomonitor ang typhoon na si Egay at kaninang alas 10 ng umaga ang sentro nito tinatayan nating nasa layong 525 kilometers ang layo silangan ng Baler Aurora. Mapapansin natin na malayo pa yung sentro nito pero dahil sa malawak na kaulapan na ito, may ilang bahagi na ng ating bansa, particular na dito sa may bandang silangan bahagi ng Luzon at ng Visayas, ang posibleng nakakaranas na ng mga pag-ulan na dulot nito. Taglay ni Egay yung lakas ng hangin na umabot ng 150 km per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin abot ng 185 km per hour. May kabagalan ng pagkilis nito, no? Kaya within the next 24 hours, inaasahan natin na posibleng mababad sa paulan nito mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Kaya ngayon pa lang, or ilang araw na rin natin inaabisuhan yung mga kababayan natin dyan, pati na rin yung pakikipag-coordinate natin sa ating mga partners sa disaster preparedness and mitigation measures, dapat po mag-monitor, maging alerto, at patuloy na makipag-ugnayan yung mga kababayan natin sa kanilang local government at saka local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, pansinin naman natin sa kanlurang bahagi ng ating bansa, particular na dito sa western section ng Southern Luzon at ng Visayas, may mga ulap tayo dahil sa pinag-iba yung habagat or southwest monsoon. Mamaya, himay natin yung mga ulan na dulot ng bagyo at ng habagat para mas lalo nating makita ano ba yung mga lugar na maaari nang mag-prepare sa mga oras na ito at dapat mag-prepare para sa mga nabanggit nating weather system. So sa latest forecast track ng PAGASA, makikita natin alas 8 ng umaga, nasa karagatan pa rin, bahagi ng Philippine Sea, itong sentro ng typhoon na si Egay. At bukas ng umaga, Martes, inaasahan natin na nasa layo niya siyang 320 kilometers silangan ng Tuguegarao City. Sa darating naman na Miyerkules ng umaga, inaasahan natin nandito na siya sa may bandang coastal waters ng Kalayan, Cagayan. Pansinin din natin yung symbol sa gitna ng forecast track. Inaasahan pala natin na hanggang bukas ay posibleng nasa typhoon category ito. At sa darating naman na Wednesday, hindi natin nirurule out. Baka umabot pa ito sa super typhoon category. Ngayon, sa darating naman na Webes, inaasahan natin na tuloy na itong lalabas ng ating area of responsibility sa layong 245 kilometers west ng Itbayat, Batanes. At sa darating naman na Biyernes, inaasahan natin na posibleng nandito na siya sa bahaging southeastern part ng China sa layo naman na 595 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Sa darating naman na Sabado, inaasahan natin na tuloy na itong kikilos patungo dito sa may bandang bahagi ito ng China or sa layong 1,020 kilometers northwest ng extreme northern zone. So, pansinin natin yung mga forecast track natin, yung area of probability, no? Uulitin natin, yung area of probability nagpapakita ng maaring maging pagkilos ng bagyo throughout the forecast period. Yung center track, ito yung inaasahan natin magiging tahak ng sentro ng bagyo. Yung area probability, for example, kanina pinakita natin sa darating na Wednesday ay nandito siya sa coastal waters ng Kalayan, no? Pero kung titingnan natin yung area probability, mapapansin natin na may tendency pala na baka yung sentro ng bagyong si Egay ay tumama pa dito sa either Isabela area, anywhere sa may bandang Cagayan, or anywhere dito sa mga group of islands sa dulong Hilagang Luzon, sa Batanes, or dito sa Babuyan Group of Islands. So ngayon pa lang, pinapaalalahanan na natin, no? Hindi lamang itong bandang Cagayan ang dapat maganda sa posibleng landfall, kundi maging lalawigan ni Isabela at itong ang Batanes at any of the smaller islands ng Babuyan Island. So, dahil nga dito sa paparating na bagyong si Egay, may nakataas po tayong
Tropical Cyclone Wind Signal Number 2. Dito sa mapa, makikita natin yung mga lugar na naka-highlight ng yellow mula dito sa may bandang Visayas area, Southern Luzon at Northern Luzon area. Warning signal number 2, malakas ang hangin ito. No? Pwede makasira ito ng mga bahay na gawa sa light materials, mga bahay na gawa sa kahoy, pwede makasira ng mga pananim, pwede makapagpatumba ng ilang poste ng kuryente, makasira rin ng mga iba pang mga istruktura na luma na. Especially yung mga bahay na gawa sa, for example, sa Kanayunan, yung mga bahay na gawa sa pawid. Pwede pong masira ito ng lakas ng hangin na dulot ng warning signal number 2. Meron tayong warning signal number 2 sa Catanduanes, sa central at eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Albay, eastern portion ng Camarines Sur, northern portion ng Aurora, eastern portion ng Quirino, eastern and central portion ng Cagayan, ganun din di sa may bandang northern portion ng Camarines Norte at northern northeastern portion ng lalawigan ng Northern Samar. Samantala yung mga lugar na naka-highlight ng light blue, iyan naman yung mga lugar na may warning signal number 1. Makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin, katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan ang mga lalawigan ng Sorsogon, natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Cagayan kasama na ang Babuyan Island, so ang lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, ganun din sa Mountain Province, Ifugao, sa natitirang bahagi ng Quirino, sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Warning signal number 1 din nakataas sa Batanes, sa Masbate kasama ang Tikaw at Burian Island, sa lalawigan ng Quezon kasama ang Pulilo Island, natitirang bahagi ng Aurora, dito sa may bandang Benguet, sa Ilocos Sur at Ilocos Norte, dito sa may bandang La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales at Bulacan. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Pampanga, Bataan, Marinduque, Cavite, Metro Manila, dito rin sa may bandang Rizal, Laguna, eastern at central portion ng Romblon, sa may bandang northern at central portion ng Batangas, dito sa may bandang eastern Samar, sa natitirang bahagi ng northern Samar, sa lalawigan ng Samar, sa Biliran, ganun din sa northern at central portion ng Leyte, dito sa northern portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island at Camotes Island. So ano nga ba inaasahan natin, no? Kapag nakataas po yung warning signal number 1, bagamat for example dito sa Metro Manila ay hindi pa nararamdaman. Ibig sabihin po noon, mayroon tayong tinatawag na lead time. Pag sinabi natin lead time, yung palugit bago natin actual na maramdaman yung magiging epekto ng bagyo. Sa Metro Manila for example, warning signal number 1, meron tayong at least 36 hours or less para maranasan yung katamtaman hanggang sa malakas na hangin at yung mga paulan na dala ng bagyo. And of course, sa mga lugar na nabanggit nating mga may warning signal number 2, mas malapit sa bagyo, posibleng within 24 hours or less, maramdaman na yung epekto ng bagyo, yung malalakas na hangin at ulan na dala nito. Of course, habang lumalapit yung bagyo sa ating bansa, posible rin madagdagan pa yung mga lugar na may warning signal number 2 at number 1. So in terms of paulan, ngayong araw, asahan ng paulan sa lalawigan ng Cagayan, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte at sa northern portion ng Sorsogon. 50 to 100 mm of rain posibleng maranasan sa mga lalawigan nito. Samantala bukas, posibleng umabot ng lagpas pa ng 200 mm of rain sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte at sa northwestern portion ng Abra. 100 to 200 mm of rain naman, northern portion ng mainland Cagayan, sa Apayao, sa natitirang bahagi ng Abra at ganun din sa lalawigan ng Ilocos Sur. Around 50 to 100 mm sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Ilocos Region. So, pagdating naman sa bukas ng hapon hanggang Miyerkules ng hapon, may inaasahan tayong 50 to 100 mm of rain sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa natitirang bahagi ng Pangasinan at Zambales. Ngayon, ano ba yung kahalagaan ng mga paulan na nabanggit natin? May mga lugar po kasi na posibleng sa around 50 mm pa lamang ay babahain agad. So dapat yung mga LGUs natin, yung mga local DR officials, identified na natin sa pamamagitan ng existing hazard maps, yung mga flash flood at landslide prone areas. Para hanggat maaga pa, may prepare po natin ang ating mga kababayan para maiwasan yung mga posibleng pagbaha sa low-lying areas, pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Samantala, dahil naman sa bagat or southwest monsoon, kanina pinakita po natin, no, yung ulap sa kanlurang bahagi ng ating bansa, posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Katimugang Luzon, particular na sa Occidental Mindoro, dito sa may bandang northern part ng Palawan, at ganoon din sa mga ilang lalawigan dito sa Western Visayas. Para po sa karagdagang impormasyon, mangyari ring
tingnan yung ating weather advisory about the southwest monsoon na available din sa ating official PAGASA website. Ipinalabas po yan kaninang alas 11 ng umaga. So, dahil nga sa mga nabanggit nating posibleng pag-ulan na dala ng bagyong Siegay at ng habagat, patuloy pa rin yung paalala natin na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Maaring ngayon pa lamang, may mga ilang lugar na sa warning signal number 2 na inuulan. Maaring wala pang ulan naman sa ilang lugar sa may warning signal number 1. Pero hanggat maaga po ay mapaganda na natin yung mga nabanggit nating posibleng senaryo. Bakit? Example lamang po ito ng numerical weather prediction model na nagpapakita ng posibleng concentration ng ulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Pansinin natin, no, simula ngayon hanggang bukas ng umaga, yung concentration ng paulan dito sa may bandang Silangang bahagi ng Northern Luzon, maging dito sa may bandang Bicol Region. May mga pag-ulan din tayo naasahan dito nga sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon at ng Kabisayan. Samantala, sa bukas, sa darating na Martes, bukas ng umaga hanggang Miyerkules ng umaga, mapapansin natin, no, mas marami ng paulan. Northern Luzon area, may paulan pa rin tayo sa western section ng Southern Luzon at ng Visayas. Sa darating naman ng Miyerkules hanggang Huwebes, pansinin natin, concentration ng ulan, Northern Luzon area pa rin, western section ng Central at ng Southern Luzon. So, kaya po ganyan yung rainfall pattern concentration sa Northern Luzon at sa western section ng Central and Southern dahil nga sa paparating na bagyong Egay para sa Northern Luzon area at Bicol Region, samantala habagat naman para sa western section ng Central at ng Southern Luzon at ng maging Visayas. Kaya yun nga po, ulitin natin yung paalala natin ng mga babala sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Bukod sa ating tropical cyclone advisory, mangyari ring i-monitor yung mga posibleng localized thunderstorm at heavy rainfall advisory na ipapalabas ng PAGASA Regional Services Division sa inyong lugar. In terms of warning signal, meron tayong warning signals number 2 and 1 ngayon, no? And we're not ruling out the possibility na posible pa tayong magtaas ng warning signal number 4 at 5. Bakit? Inaasahan natin na posible pang umabot ito ng super typhoon category. We're not ruling out the possibility, no, na sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw, lalong-lalo na pag nandito niya siya sa may bandang Batanes or Babuyan Group of Island area, ay posibleng mas malakas pa na hangin at mas maraming paulan, lalong-lalo na yung mga lugar na malapit sa tinatayang sentro nito.